Bakit naman kita ipapatay? Gusto mo ako ipapatay? Ay, sa'yo yan, kung ipapatay mo ako. Di, anong mga anak mo kung konsensya mo yan eh? Ako pa, ako paano ba, kita ipapapatay? Kaya nga, upuwi ako dito para nga matulungan ka. Tapos ipapapatay kita. Kung pinapapatay kita, dapat noon pa. Nung pagtalikod mo pa lang, dapat pinapapatay na kita. Bakit ikaw pang... Eh, hindi eh. Magagawa ko kayo. Sino bang may atraso sa atin? Kailangan niya ng ano, ng lalaki sa company namin. Kaya ano, umuwi ako baka sakaling madala kita. Naku, magkakagulo lang na Nabil yung ginagawa mo na pag tinulungan mo ako. Wala nga nakakaalam. Nakinunta kita. Kahit si mama nga, hindi ko nga pwede ipapaalam kay mama. Okay. Info mo muna, mama. Kausapin muna kita bago ko tawagan si Mr. mo or si ex-husband mo, no? Ilang taon ka na po ba? Yes. 37? 37-year-old. Sa edad? 37-year-old. Yes, kunting ideya lang. Kunting ideya lang. Bakit masabi mong ex-husband mo yung tatawagan natin ngayon? Wala na kayo? Ano? Mga 5 years na po kaming ano, hiwalay. Malaman ko po ba? Gusto ko malaman kung bakit, anong mga rasunis, bakit kayo nagkiwalay ni Mister? Ano po siya eh, ex-abroad po siya dati sa Saudi. Ah. Nagkaroon po siya doon. Ay, yun lang. Tapos yun. Nagkaroon? habang ikaw ay nasa may Pilipinas, dito ka pa sa may Pilipinas, si Mister mo sa may Saudi. Noong doon si Mister sa may Saudi. Yes po. Opo. Noong doon si Mister mo sa Saudi siya. Aha. Nagkaroon siya ng babae? May babae ba sa Saudi? Oo naman. Oo, mayroon babae doon, hindi doon lahat lalaki. Maraming ang Pilipina doon. Ibig sabihin, pwede sila mang babae doon. Alam ko maraming babae naman. Pero, nakapang babae siya doon. Pwede siyang mang babae doon. Siguro, hindi ko alam kung laging nagkikita, tago lang. Pero, sa lugar lang po niya kasi yung babae. Aha. Kaya pag, siguro nakita sila doon hanggang sa... May usapan sila na umuwi, nagsama na sila dito. Ay, nagsama. Sa Pinas. Nagsama na sila dito sa may Pilipinas. Opo. Umuwi yung ex-husband ko. Tapos, hindi ko alam na nakauwi na siya. Tapos, nagsama na sila. Hala, hindi umuwi sa bahay ninyo. Kumbaga, pag uwi na dito, galing sa may Saudi, hindi dumiritso sa bahay ninyo. Hindi. Hindi dumiritso. Ibig sabihin, nung dito ka sa may Pilipinas, relax lang, kanton na kron. No. Ano? Hindi ko alam, umiiyak ako na tumatawa. Ano po ba trabaho ni... Ano po ba trabaho ni Mr. mo dyan sa may Saudi? Sa Saudi dati? Cleaner po siya, cleaner. Cleaner? Hospital. Sa medical, sa hospital, ganyan. Yes po, sa hospital. Pero nasa Pinas na siya, matagal na. Opo nga po, kunting... Noong time lang na yun. Kaya nga tinatanong kita, ano po. Yun po, trabaho niya. So tapos, after niya, pag-uwi niya dito sa may Pilipinas, saan probinsya po kayo, ma'am? Ako, Mindanao po ako, Butuan City. Pero, sa may Butuan. Ano, nakatira po ako sa Binyan. Wala, ang guwapo. sa may Butuan ka. Yes po. So tapos... Si Mister mo, anong probinsya ni Mister? Romblon. Pero nung time na yon, nung nag-abroad siya, nung nasa Saudi siya kami pa, pero nagkalabuan na, may mga problema na talaga. Pero nandun ako nakatira sa parents niya, sa Romblon. Mm. Tapos ngayon, umalis na ako doon sa poder ng pamilya niya kasi nga, wala na eh, hindi na talaga magkaayos eh. Bumalik na ako ng Maynila. Umuwi ka dito sa Maynila ng... hindi pa siya nakauwi galing sa Saudi. Umuwi ka dito sa may Manila. Ano pa talaga? Hindi pa siya nakauwi na Pinas. Bumalik na ako ng Maynila kasi nga kahit naman nandun ako sa poder ng pamilya na, hindi na rin talaga kami magkakaayos. Pero kaya umalis na ako doon. Ilan po ba yung anak mo ninyo? Dalawa. So, ilang taon na ngayon yung panganay? 11 years old na. So, minus 5. So, bali the time, mga 6 years. Tapos yung bunso mo ilang taon?
Yung bunso ko, ano, 8 years old. 8 years old. Wow. So, ngayon, si Mister, nung bumalik, dinala mo yung mga anak mo dito sa Metro Manila, pagdating niya galing sa may Saudi, doon dumiretso sa may Romblon, sa may probinsya. Hindi, sa Manila po siya. Nagtatago muna siya, nagtatago. Ah, nagtatago. Talagang ano? Sinadya. O, kasi inantay mo niya, nung time na yun, inantay mo niya yung babae, yung girlfriend niya, na uuwi rin. Taga-Romblon. Taga-Romblon din yung babae. Opo, taga-Romblon sila pareho. Pero yung babae, may yung babae nasa Malabon, may bahay kasi sila sa Malabon. Ah. Tapos ngayon, yung asawa ko doon dumiretso sa siguro sa pamilya ng babae. Hindi ko ba masyado kasing maano nung time na yun kung saan talaga siya dumiretso kasi nagtatago nga siya. At saka, tapos tumatawag lang siya. Oo, tumatawag siya pero hindi siya nagpapakilala kasi nasa Pinas na siya. Siguro nakakonsensya din siya. Kinokontakt niya ako, binubusisan lang niya ako, pero alam ko, kutub ko na umuwi na talaga siya. Kasi nga may nakakapagsabi na rin sa akin, ganun. Alam? Pero may rason po ba? Ito mama, tinatanong ko lang sa'yo kasi para alam natin yung setup natin mamaya, no? Para bago natin tawagan, alam ko yung scenario ninyo, no? Ikaw, alam mo na may si Mr. Lemmy kasalanan. May matanong ko lang, may kasalanan ka rin po ba sa kanya? May rason po ba siya na gawin yung pambabae sa may Saudi? Kung totoo yung pamanat, ano mo sa kanya? Parang ganun na rin yung nangyari. Kasi ano eh, nagkakaanuhan na kami, parang nagkakagantihan na. Ay, see. So bali ikaw para may, in short, para may nagawa kang kasalanan dito sa Pilipinas nung doon siya sa may Saudi? Oo, kasi nung nandun pa ako sa poder ng magulang niya, alam ko na mayroon na talaga din siyang babae doon. Hindi na maayos yung padala niya. Uh-huh. Hindi na kami mabubuhay doon talaga ng maayos. Uh-huh. Oo. Kaya syempre, ang tagal ko doon naghintay sa kanya kasi sabi niya, kung magkano yung padala ko, pagkasyahin mo kasi yun lang ang kaya ko. Ganun siya. Mm. Eh, dalawa ang anak ko. Tapos pamilya ng asawa ko, doon din umaasa sa padala niya. Kumbaga, ang nanay niya, mga kapatid niya, naghihintay din ba kung may padala. Parang ako lang din ang binabantayan. Kaya ang ginawa ko, mas mabuti pang umalis na lang ako. Mm-hmm. So, ganyan. Nung pumunta ka dito sa Metro Manila, saan ka pumunta? Ano, umasok muna ako ng katulong. Oh. Kaya para may pamasahe ako, iniwan ko muna yung mga anak ko. Doon sa parents niya, ganyan. Oo. Tapos yun, pagka nung nakaano na ako, kinuha ko na sila. Yes. So tapos, dumiretso na ako ng Laguna. Pero nabanggit mo kanina na ikaw may rason din si Mister na may ginawa kang mali. So anong ibig mo sabihin? Nung nalaman mong medyo may ginagawa siyang kataratuhan doon or wala siyang kulang yung padala niya, may naging boyfriend ka? Opo. Parang ganun na din. Kasi parang may lalaki din ba na naging concern sa sitwasyon namin ng mag-ina? Yes. Kaya ano, yun na. Pero matanong ko po, ma'am. Parang natukso na rin. Kasado po ba kayo ni Mister? Hindi, pero 10 years po kami nagsama noon. Ay, si... Oo. Siyempre tao tayo. Pero wala nang ano. Wala nang galit, wala nang ano kasi. Wala na, no-choice na eh. Hindi na talaga siya pwedeng bumalik sa akin. Hindi na, kasi nga, may anak na rin siya. Ganon. So ano gusto po, ano gusto mo ngayon? Ano po gusto mo mangyari ngayon na sit up? Ano lang, makapag-usap lang kami ng maayos tungkol sa kung anong plano niya sa mga bata, ganun. Mm-hmm. So ganito po mama, bigyan ko ikita ng time mamaya na mag-usap kayong dalawa. So kung maaari lang walang interruption din sa paligid mo para makapag-usap kayong dalawa kasi ako lang nakikita mo at saka yung busis niya. Ha? Busis niya lang ha? Marinig mo mamaya. Sige. Nakontak niyo po siya? Wala pa. Ay, hindi ba gumagana tong number niya? Siguraduhin mo gumagana. May nagbigay sa akin yan yung pamangkin niya pero never ko pang nagamit. Sige, try ko ma'am tawagan ha. 5-1-4-2. Standby ka. Try ko lang iparing kung gumagana, ha? Ay, gumagana. Sige, gumagana siya, gumagana, ha? Ang gagawin mo ngayon, i-prank ko muna siya, tapos... Ano pa pwede natin gawin dito? Standby guys ha. So ulitin ha. Ano ang tawag niya sa'yo? Ano? Dati? Oo, oh, dati. Ah, dati nung okay pa kami? Hmm.
Ano, be lang, be. Be, okay. Ngayon, ano yung tawag, yes. Anong tawag niya sa sayo? Ngayon, pangalan na lang. Ano? Sabi niya, minsan, tinatawag niya, yawa, putang ina, ganon. So, ano ang anong lingwahe ang ginagamit ninyo? Kasi siya taga Davao tapos or ikaw taga Davao? Bisaya, no? Hindi, Bisaya ako eh, pero siya Ilonggo, ano, salita niya, alam ko yung salita niya kasi matagal din akong tumira sa kanila. Yes, oh, kasi taga Romblon siya. So Ilonggo ko siya muna ngayon, ha? Ilonggo ko siya. Tapos kausapin ko siya mamaya, ha? Wag kang magsalita diyan, ha? Okay, magsalita. Okay. Sige guys, okay. Kayo po na nanonood dito sa OFW Emotion TV Radio sa ating segment, bago po nating segment, ano. Ito po guys, ulitin po ang live prank calls. Pamilya ninyo dito sa may Pilipinas, kung may gusto kayong kausapin ngayong panahon ng Kapaskuhan, may chance siya man na katanggap ng 500 pesos. So ang purpose natin dito, medyo may katuwaan tayo, i-insert and then mag-usap po sila. Ha? Kaya tinatanong ko si Madam kung ano yung setup na gusto niyo mangyari, gusto ko kukuha ng ideya. Na kung ay kwento ng buhay nila. So abangan po ninyo ha, standby. So ayun nyo maririnig mga kaibigan na hindi po scripted. So yung pananalita at mga bitawan nilang pananalita, hindi ko po kontrolado no, na bitawan po nila. Kung ano mga senaryo at mga pangyayari ngayon ay sa kanila lamang. Dito sa OFW Emotion, ito po ang Prank Calls. DJ standby. Tawagan ko na po ang lalaki. Okay. Karinig pa ninyo. Hello, mayong aga? Hello? Ayun lang po, may daga at sir, anong ngalan mo gani? Bakit positive po sila, sir? Ah, hindi. Kay nagdaog ka siyang 5 kagatos, pero diri sa amon sa may Bumba Radio, sir? Oo. Ah, 5 kagatos, pero may gustong mag-istorya sa imo, sir? Kung gusto, kung pwede lang, tani? Sina, sir. Ang pangalan niya si, isa rin nga OFW, kag gusto niya lang tani, magtamyaw sa imo subong. Gusto niya palabot sa iya sa sining mensahe sa imo, kahit Christmas naman, no? Merry Christmas, gali, sir. September 3 na gali, subong, no? Sige, sir, ha? May gustong mag-istorya si imo, ara sa may linya. Kung pwede lang, ha? Tagalog lang tayo, sir, ha? Tagalog lang tayo, sir? Pwede? Sige, sir. Sige, sir, ha? Ara sa may linya, kausapin mo. May gusto makipag-usap sa'yo. Hello? 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 Sige, go ahead lang, go ahead. Ha? Narinig mo ko? Hello, sir. Sir, narinig mo ba si ma'am? Narinig mo ba si ma'am? Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir. Ajan po ba kayo? Nagtangis ang unga. Hello po, sir. Baka nakilala ka, boses mo nakilala niya. Hello, sir. Hello, sir. Ma'am, anong pangalan ni sir, ma'am? Isidro po, Isidro. Isidro. Sir Isidro? Knock-knock. Sabihin mo knock-knock. Knock-knock, si knock-knock. Hello, sir, knock-knock? Hello, sir. Hello, sir, knock-knock? Hindi niya po sinasagot, ma'am. Sir, live po tayo ngayon sa Radyo Bumba, sir, ha? Gusto ko lang namin dito i-announce sa iyo kung okay lang sa iyo na bigyan kita ng 500 pesos pero gusto kong makausap mo si ma'am, no? Okay lang po ba, sir? Hello, sir.
Hello, sir. Sir, knock-knock. Sir? Hello po. Okay. Try ko muna ulit tawagan, ma'am, ha? Standby ka, standby. Hindi, ngayon lang. Ngayon lang na. Hello po, sir. Sir, knock-knock. Sir? Hello po, sir. Hello, hello. Opo, sir. Good morning once again, ha. Merry Christmas. Ako po si Abian or si Digigel, no? Live ngayon sa Radyo Bumba, sir. Sir, gusto po natin mangyari dito, sir, kung pwede lang sa'yo, sir, humingi kami ng oras mo. Kahit saglit lang po, sir. Kahit 5 minutes lang, sir. Kasi may taong gusto makipag-usap sa'yo, sir. Kasi ngayong Christmas season, sir. Tungkol sa ano yan? Tungkol sa ano? Di ko po alam yung pangalan nito, sir. Pero gusto niya magbigay sa'yo ng 500 pesos para ano po, para meron kang pang Christmas ngayon po. Wala naman akong hiningi. Naman akong may ano na hiningi na magbigay sa akin 500. Ano po? Bibigyan ka lang po, sir. May kakausap sa iyo si ma'am. Ano? Ma'am, dyan po ma'am si Sir Noknok sa may linya, ma'am. Go ahead. Hello? 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 Kamusta? Pakilala. Sino to? Kamusta? Sino to? Ha? Sino to? Si An. Kamusta? Bakit? Hello? Huwag ka matakot. Makipag-usap lang naman ako eh. Ano lang to? Sa radyo. Live. Ano? Hello? Ano? Huwag kang matakot. Gusto, kasi nga ano, gusto lang kita makausap. Tungkol sa? Ano? Gusto mo bang pumunta sa bahay? Ha? Wala pa akong panahon, maglakad-lakad. Bakit? Eh, bakit? Dalawin mo yung mga bata. Dalawin mo lang yung mga bata. Oh. Hindi naman kailangan ng malaking pera mo doon, basta madalaw mo lang yung mga anak mo. Sus, wala pa nga, naghahanap pa ako ng trabaho. Hindi pa ako alam mong wala pang trabaho, alam mong galing probinsya. Eh, nasaan ka ba ngayon? Saan? Ha? Ha? Kahit saan? Ano, nagpalaboy-laboy ka na lang? Alam mong galing sa probinsya, di ba? Bakit madali lang ba mag-apply dito sa Pilipinas? Hello sir, saglit lang po sir. Si ma'am na ano, naghang. Saglit lang po. Tawagan ko ulit si ma'am, ha? Saglit lang. Pinatayan ako ng boy. Saglit lang. Naghang kasi si ma'am. Yari, na, mapahiya. baka mahiya si boy kasi ano nga po. Hindi natin sinasagot ni ma'am, anong tawag ko?
Mm-mm. Baka malaman ni Boy. Kala niya kanina, dalawa lang na lang sila nag-uusap. Wala. Pinatayan ako ni Boy. Nagulat siya bigla, lalaki yung buses. Wala. Paano kaya yan? So, ibig sabihin walang trabaho ngayon si Boy. Ma'am, bigla ka nawala. Ano nangyari? Ano nangyari sa'yo? Ito lang. Kayo nga ang ano, nawala eh. Ngi, dito lang ako ha. Saglit lang po, ma'am ha. Tawagan ko ulit. Tawagan ko muna ulit si Boy, si ex-husband mo. Pero di ko sure kung sasagutin pa niya kasi baka napansin niya kanina. Dalawa lang kayo nag-usap tapos biglang sunupot yung busis ko kasi nawala ka eh. Kinausap mo kasi siya. So try ko muna tawagan ulit ha. Tawagan ko muna ulit ha. Sige, standby. Sagutin mo na kaagad. Ako. Ano mo number? Lanak! Oh. Lanak! Lanak! Ba't ka? Ano? Gusto nga kitang kausapin. Ano ha? Gusto nga kitang kausapin. Ano, punta ko sa bahay? Kanino ba to number? Nakigamit lang ako ng ano? Number. Oh. Dito na ako eh, umuwi na ako. Ano ngayon? Ayaw mo ako makita? Jesus. Wala namang, walang mali siya, ayaw. Alam mo, saka na ako makipagano sa mga bata, kung may trabaho na ako. Kaya nga, eh, kahit, siyempre, bagong dating ako, ay umuwi ako dahil nga may ano sa bahay. Ano? Saan tayo pwedeng magkita? Wala ako dito sa ano, malayo ako. Batangas ako. Talagang... Ha? Sa Batangas ako. O kaya? Bakit ba? O di pupunta kami ng... pupunta kami ng Batangas. Wala. Ha? Ayaw mo talagang makasama yung mga bata? Gusto ko silang makita. Alam mo, Annabelle, galing probinsya ko. Ano bang ninyo, anong pipirahin ko? Anong ganin ko? Hindi nga. Ako nga ang sasagot lahat. Ang gusto ko lang, ang gusto ko, sa ako na sila noon, pag meron akong matinong trabaho. Aday. Ngayon, kita mo, walang trabaho pa, nag-aanap pala ako, requirements pa lang. Laki ng ginagastos. Ang mahirap dito sa Pilipinas. O di, tutulungan kita para makahanap ka ng trabaho. Sus, ako na. Kaya ko naman magtyaga ng maghanap ng trabaho eh. Saka, ayaw mo talaga makipagkita. Yung mga ilay, gusay mo. Saan yung ganito ng sitwasyon natin dalawa? Ngayon mag-ano ka? Eh, wala namang ano eh. Walang, bakit sasabihin mo ba sa asawa mo? Sus. Walang nakakaalam. Hindi rin alam natin, Sally. Hindi, walang nakakaalam kahit kamag-anak. Kamag-anak mo, kamag-anak ko, mga kaibigan ko, walang makakaalam na umuwi ako. Umuwi ulit ako. Ba't ka umuwi? Wala ka pang kontrata, hindi ba tapos ang kontrata mo? Paano mga bata? Eh, may ano nga sa bahay kay Ariana. Gusto mo, punta kami sa Romblon. Kalukuhan yung ginagawa mo. Pwede pumunta ka? Sige na. Ayaw mo naman talaga. Saka na ako magkipagkita sa mga bata pag may regular na akong trabaho. Eh sa akin, wala ka nang balak makipagkita. Huwag na mahirap na. Umuwi na ba asawa mo? Hindi ko alam.
Ako nga, hindi nga ako nag-asawa eh. Kaya nagbakasakali ako. Kaya umuwi ako nang biglaan kasi ano, si Ariana nagre-request yung mga anak mo. Sino ba yung lalaki yung nakipag-anonsa dito sa ano, sa number? Nakigamit nga lang ako na walang nakaka-ano. Di ba binigay mo sa akin yung number mo? Kahit si mama, hindi alam ni mama na kinontak kita. Nga sa'yo. Ikaw gumagawa ka naman ng mga kaanuan. Di ba gusto mo ng ano? Gusto mo magkapera para may pang requirements ka? Kaya sinadya ko. Ano magkapera? Kailan naman ako magkapera sa'yo? Eh, kaya nga nandito nga ako. Alam nga, ipapalam ko pa sa lahat ng ano, na ako lang ang makakatulong sa iyo. Eh, gusto mo nga makahanap lang ng trabaho, paano ka makapag-umpisa kung wala ka rin namang pera? O di gumawa ako ng paraan. Taga-radio yung nakausap mo. Taga rito? Ano na? Anong taga rito? Ano sinasabi na taga Bumbu Radio? Ano yung taga Bumbu Radio? Bumbu Radio? Sabi sa'yo? Kaya pala hindi ka sumagot. Kaya akala mo nakaradyo ka na. Akala mo si Tulpo na yung tumahag sa'yo. Magagawa ko ba yun? Hindi naman kita ipapahamak. Alam nga naman ipapatulpo kita kahit gano'n ang pagtalikod mo sa mga bata. Hindi ko naman magagawa yun. Ako para dahil naintindihan ko naman na wala ka pang trabaho. Kaya nga nandito ako. Ako para makaano din sa iyo. Nakikinig ka ba sa akin? Alam naman galing sa probinsya, diba? Sa probinsya. Siyempre, mahirap na apply ng galing ka sa probinsya. Siyempre, mag-aayos ka pa ng mga papel. Paano ako kala mo mag-apply sa Pilipinas? Gusto ko mang umalis ka agad. Anong kita mong nag-aayos pa ng mga papel ko? Ano bang unahin ko? Bakit may nagsusupply ba sa akin? Kaya nga, nandito nga ako. Umuwi nga ako na ano. Kasi nga, yung boss ko doon sa Qatar, naghahanap sila ng ano, ng lalaki. Eh gusto ko nga isama kita. Ko, sa'yo. Ha? Sa'yo kung ano naman ang naisip mo. Yan kasi sa dami mo kasing lalaki kaya ganyan kay. Ano na? Gusto mo bang makaalis ulit? Gusto mo akong ipapatay? Bakit naman kita ipapatay? Gusto mo akong ipapatay? Eh sa'yo yan kung ipapatay mo ako. Di, ano lang mga anak mo kung konsensya mo yan eh. Ako paano ko kita ipapatay? Kaya nga upuwi ako dito para nga matulungan ka. Tapos ipapapatay kita. Kung pinapapatay kita, dapat noon pa. Nung pagtalikod mo pa lang, dapat pinapapatay na kita. Bakit ikaw pang... Eh, hindi eh. Magagawa ko kayo. Sino bang may atraso sa atin? Kailangan niya ng ano, ng lalaki sa company namin. Kaya ano, umuwi ako baka sakaling madala kita. Naku, magkakagulo lang na nabili ang ginagawa mo na pag tinulungan mo ako. Wala nga nakakaalam na kinontak kita. Kahit si mama nga, hindi ko nga pwede ipapaalam kay mama. Paano pag nalaman nila? Mga bata lang yung nakakaalam. Walang nakakaalam. Bakit naman ipapaalam ko? Bakit may naglalaki dito tumawag na taga Bumbu Radio daw siya, nanalo daw ako 500? Bakit? Paano ko naman manalo? Wala naman akong lakad ah.
kami, sinalihan ka ng hindi mo, ano, yung number mo ng ginagamit mong smart, wala bang, ano yan? Kasi di ba dito sa Pinas may mga SIM card na nanalo yung mga number. Eh pagka ganyan na halaga, totoo 'yan, pero pagka mga million-million na, ay scam 'yan. Bakit akala mo madali din ako madali din ako maano sa 500? Kaya para nga hindi para naman tayong mga hindi 'yan totoo. Ignore tayo niyan, ha? Kaya pala hindi mo sinasagot. Mahirap na ngayong panahon, mahirap na ngayong panahon ngayon, kaya alam mo naman, mga panahon dito. Nako, mas maganda yung marunong ka umilag. Mahirap magtiwala dito ngayong panahon, mamaya ay mad. Nako. Hello? Tawa ka na, natawa ka ng tawa. Matawa ka ng tawa. Sige na, pinag-iaw ko. Eh, sariya na kasi, point. Nandito sa gilid ko. Hello, sir. Opo, sir. Si Digital po ito ng OFW Motion, sir, no? Live po tayo ngayon. So, si Ma'am Ann, gusto niya, ikaw po, bibigyan ko ng 500 pesos. So, gusto lang ni Ma'am Ann magpasabi sa iyo ng sorry ngayong panahon ng Pasko. So i-send ko sa iyo yung 500 pesos. Send mo na lang mamaya yung info mo sa Palawan Pawn Shop, sir. Hello, sir. Hello, sir. Hello po, sir. Merry Christmas, ha. I-send ko sa iyo mamaya. Opo. Send to you. Opo. Sir, bali bibigyan kita na mamaya ng 500 pesos. Thank you sa effort mo, sa time mo na kinausap mo si Ma'am Ann. Ano? Actually, ano po ito? Gusto lang ni Ma'am Ann talaga magsabi sa'yo ng Merry Christmas. At saka sana okay na kayong dalawa. Dahil Christmas na ngayon, sir. September 3 na. Ma'am Ann, si Sir Knock Knock, kausapin mo ulit. Batiin mo. Hello? Knock? Hello? Oh, nandito pa ako sa Qatar. Ano yung inano ko lang to si DJ kasi idol na idol ko talaga to kaya gumawa ako ng paraan na para magkausap tayo. Ano to, totoo yan? Yung ano, mananalo ka daw ng 500. Ano na? DJ yan, si DJ sa radio na may ano kasi siya ng sa mga OFW sa Emotion Bana Live. Yung kung sino yung gusto makakontak, kung sino yung gusto pwede kong kausapin, ganyan. Kaya naisip ko ikaw, kasi matagal tayong hindi nagkakausap, matagal tayong hindi nagkaano. Ano, totoo yan? Papaya pa lang yung sarili natin dalawa. Bakit mo? Ano pa? Wala namang, bakit nagpapahiya? Hindi ka ba natutuwa na ano na ang layo ko tapos ngayon lang tayo nag-usap? Hindi ka ba natutuwa noon? Siguro kung ako noon himatayin ako sa saya. Ha? Ano galit ka pa ba? Ako nga na. No. Manluluko ka talaga. Anuhin mo lang yung information niya. Bakit hindi ka naniniwala dahil maliit na halaga? Nak! Totoo yan! Basta okay na kayong dalawa. Okay lang kayong dalawa, ha? Mag-I love you na kayo dyan. As a friend na lang, kung di kayo magkaintindihan ang dalawa. No? Merry Christmas na lang, no? Sir? Sir Knock Knock? Ano po, sir? Bali, pasuyo na lang ako send dito sa number ko na to, ha? I-send mo sa akin dito yung info mo, tapos yung location mo, cellphone number. Ha? Name, cellphone number at saka yung lugar mo. 500 pesos po mamaya mga 3 p.m. sir, mga 3 p.m. po. Ha? Aba. Sige sir, Merry Christmas. Maraming salamat sa pagtanggap ng tawag ko. Okay. Okay sir. Thank you so much. Bye-bye. God bless po. Merry Christmas. Sige. Matay ko rin eh. Salamat ah. Ay, hindi mali.
Parang hindi masito, parang hindi siya masaya. Ano po? Parang ako lang yung masaya. Hindi, kasi siyempre hindi niya na-expect yung ganung prank natin. At saka magulo yung utak niya. Kawawa naman, siyempre ilagay mo yung sarili mo doon. Wala palang trabaho to ngayon. Oo. Oo, wala na daw siyang trabaho. Parang ano eh, simula nung nagkahiwalay kami, wala nang maayos yung, hindi maayos yung buhay niya. Mga ilang taon na rin siyang hindi nakakapagtrabaho ng maayos. Hindi na rin siya nakakabalik ng Saudi kasi nga, dati, sinasabi niya na pinakulam ko daw siya. Kasi nga, gusto niyang bumalik, laging yung sa medical niya, laging may tama, yung x-ray niya. Sabi ko, paano nangyari yun? Ay, see. So, galit na rin siya sa iyo kasi may mga bagay sabi din. Sabi ko, opo. Oh, may anak na rin kasi siya doon. Kaya parang ano, mahirap na magka, ano pa. Ay, asawa niya sa abroad din ngayon, di ba? Yung asawa niya. Balik po, pero sa Kuwait naman yung babae. Sa Kuwait. So, hindi siya pinapadala ng pera? Kasi kasado ba silang dalawa? Hindi. Pinapadala lang, pero para sa bata lang. Kasi, yung babae po kasi, may pamilya din yun, may apat na anak. Ayun lang. May asawa talaga yun. Oo. Patay ka niya. Oo, magulo din ang ano, ang buhay. Kaya nga ano eh, kahit ilang taon na parang ako, hindi pa rin ako nag-asawa, malay mo, di ba? Hindi natin masasabi at hindi rin naman siya kasal doon, hindi siya pwedeng kasal doon, hindi pa kami kasal, malay mo, may pagkakataon, di ba, na ano na lang, maging maayos. At siyempre, kung kaparehas lang din naman kayo may ginawang kasalanan, ng lalaki ka o ng babae naman siya may asawa, siguro siyempre, nangangailangan kayo ng ano, bawat isa eh, no? Ng pautwasan ba? Importante po ngayon nag-usap kayong dalawa for good, no? Para kasi kay Christmas mabawas-buwasan yung mga naramdaman ninyong sama ng loob, ganun siya. Mabigat sa ano. Tsaka mabigyan natin siya kahit pang ano niya lang, pang update niya lang ng NBI niya. No, 150. Wala na akong pera eh. 500 na lang talaga, ma'am. 500 na lang talaga. Ha? O sige. Ko? Kaya ba 500? Ilan pa yung natira? Magkano pa yung natirang natin pera, Nay? Kaya pa ba 600 o 700, 800? Ay, wala na. 500. O sige, dagdagan ko na lang. Gawin ko na lang 600, ha? 600, isin ko dun sa kanya mamaya. Ha? Sige, Ma'am Ann, maraming salamat sa pag-share ng ano mo, ng oras mo, the same time sa pag ganito mong eksena na gusto nating mangyari. Tulad, believe. Thank you, Mama. Thank you. Ay, i-replay ko ito mamaya, Ma'am. Ipo-post natin yung video, no, after an hour na pag shutdown ko or pag ano ko, pag sign off. Sige, Ma'am Ana, thank you. Ingat-ingat ka diyan, ha. Update na lang, ha, pag susunod. Okay. Bye bye. Ingat kayo. Love you. Merry Christmas. Bye. Thank you, good. Bye bye. Oras sa may Pilipinas, eksakto 12 or make it 19 minutes after 12 o'clock. Yun po yung una, kauna-unahan na prank natin dito, no? Yan po yung mga eksena na gusto kong mangyari, no? Yung tipong nag-usap, no? Kahit pa paano, mas deserve ng taga-Pilipinas na makakatanggap ng cash, no? Kailangan nila ngayon sa panahon ng Pasko, lalong-lalo no, dun sa sitwasyon ni Sir, no? So sana naman, doon po sa mga interesado, hindi na muna ako kakain ng lunch ngayon. Dagdagan ko ng 100 yung pagkain niya. ano? Yung 600 niya. Kasi kung nag-apply, nagpa-process ng papeles, napakahirap po kahit dito ka lang sa local mag-apply nandito sa Pilipinas, no? HNBI dyan, 150 na, no? Hindi lang 150 kasi babayaran mo yun sa 7-Eleven o sa tipong saang mga payment center. Mahal, no? Ngayon, kung hindi mo magagamit yun, may expiration din naman. Another renew ko na naman. Mahihirap po dito sa Pilipinas.
Okay, mas maganda na rin kung sa abroad kasi automatic yun. 2 years or 3 years yung kontrata mo. O, tapos follow up na lang every year o depende sa company or sa trabaho, sa employer ninyo dyan yung mga kailangan, mga medical ninyo dyan. Ano? Dito sa Pilipinas, halos 6 months. Sa kapag edad mo ng 20s hanggang pataas, mahirap na magtrabaho. Huwag ka na mag-expect ngayon na mayroon pong kahit mataas yung pinag-aralan mo, ilang kurso may natapos mo. Ay, mahirap mag-apply no doon sa mga pribadong company. Depende lang, mahalin na lang talaga 'yung trabaho kung ano may trabaho no, dito sa may Pilipinas. Sige, so, yeah, deserve naman ni sir na makakatanggap ng 600 pesos. So sige lang ah. Sa inyo pong lahat, maraming salamat. So, sana mayroon po tayong matutulungan ngayong Christmas. So, 'yung tipong mag-ayos sila kahit mabawasan man lang 'yung sama ng loob. So, programa tuwing umaga, mapanood po ninyo alas 9 hanggang alas 12 ng tanghali, Lunes hanggang Sabado. Mamayang hapon, babalik ako Lunes hanggang Sabado rin po, DJ Love Lines. Kung saan doon po sa mga gustong mag-share ng kanilang mga love lines, kwintong pag-ibig, karanasan, na may lesson po tayo makukuha, ay may chance po kayo manalo up to 1,000 pesos cash. Ayan. So, abangan po ninyo yan mamayang hapon alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. At syempre, mamayang gabi po para sa Halatira alas 9 hanggang alas 12 din po. Pagibasa na lang po ng ating disclaimer o ating info. Ayan po ha. Standby. Yun po, alas 9 hanggang alas 12 ng hapon, live prank calls, no? Tapos alas 3 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi, Digital Love Lines. Doon po tayo nabibigay ng 1,000 pesos doon sa magandang kwento. At may mapulot po tayo mga lesson, no? 9 p.m. to 12 a.m. Halatira. Yun po, ha? Sa isang buwan po, makapagbigay po tayo ng 50,000 for more or less, no? 40 to 50,000 pesos na blessings. Kung tuloy-tuloy yung live natin, depende po yan, no? So sana naman na marami pang blessings darating sa inyo doon sa mga nagsishare ng blessings dito sa atin. Okay? Tuloy lang natin kilik ng OFW Motion na. Walang problema. Sa inyo pong lahat, maraming salamat. Pasensya na sa oras ko.